Eto, pleasingly plump. Always sa fresh, sabi ni Meow Meow, ni Kataleya, Suryo. Ayan, nakasali talaga dyan. Ang ginagawa ko, I'm so busy with my business, my projects na hindi naman showbiz. Connected to showbiz. Hindi connected sa showbiz. And I'm so happy na I'm very busy with my family, as always. Pwede ba nang malaman ko ano yung business? Real estate and nagde-develop ng mga condominiums and whatever. Ano yung last na movies? Showbiz project ng movies? Hindi pa pinalabas. Yung kay Jun Posadas, hindi pa siya napapalabas. Ikaw yata ang producer nun, parang I heard. Hindi ako producer. Ano yung film na pinroduce po, parang ganun? Nung araw nun? Ang tagal na nun. Mga lumang artista, ay lumang tao na. Parang may pinroduce ka, I heard na... Yung sa Cinema One, nagko-produce ako. Pero that was na 2000, I think 2016, 2017. Oh, yung ba yung hinalukay pa sa banga ng mga project? Na, hinalukay ka. Parang, kasi may project ka yata sa ABS that time eh. Yun na yun. Ginawa nilang documentary, movie, parang in a movie. Maganda. Nanalo siya sa international. Sa Brazil, nanalo siya sa I'm not sure pero ang dami niyang napanalunan. Yung the guy People Power Bombshell, kasi ako yung bombshell no 1986. Bombshell. People Power Bombshell, The Diary of Vietnam Rose. Ayun na nga, Vietnam yun Rose. Yun na yun, yung matagal ko nang hindi nagawa, kaya nawala ang career ko. Nag-stop ako at a very young age. Not so young, pero 20s lang. Because of that movie. Pagkakang nagastos nito? Medyo malaki nung time nung 80s. Oh, kasi 80s na tayo. Kasi million talaga nun. Oo. Pero maganda yung movie. Maganda yung naiwan sa atin ng batikang pinagmamalaki ko pa rin naman. Si Celso Direct. Yung nasirang Castillo. Yun ba yung dahilan? Bakit nawala ako sa industriya? Or... Part of it. Kasi syempre, hindi ka naka-recover again. Na-depressed ka ba noon? Depression and... more on parang nag-hibernate naman. Hibernate. Nag-shoot kami sa Vietnam. Nag-shoot kami sa Tulay Buhangin. Yung... dito sa Pilipinas. Oo. Pero ang ganda ng pelikula kasi ang director ko nga, as I've said, ang napakagaling. And sina Romy Vito, di ba, yung aking cinematographer. Tapos, ang nakakatuwa ha, yung pinakamagaling na director ngayon, siya ang aking PD noon, si Brillante Mendoza. Oh my God! At saka si Leo Abaya. Tapos yung mga artista sina sina Ronnie Lazaro, Daria Ramirez, ang dami pa. Bagets, Daniel Fernando. Brilliantist nun. So bakit hindi na ipanabas? Ano nangyari ba? Nawala na bankrupt. Nawala na ako ng fans. Ikaw mismo na bankrupt? Marami akong kasosyo. Pero that time kasi, People Power, 1986. Wrong timing. So nagkaroon ng People Power. Yun, nasa middle ako ng pag-shoot. So yung mga kasosyo ko, nandun na sa labas ng at nagtatakbuhan na. So, at ikaw lang ang bida, di ba? Ako yung producer, ako yung bida. Ako yung Vietnam Boys. Ano nga yung kwento tungkol doon? Kwento ng Boat People. Parang nauna pa nga ako doon sa Anax. Sa yung kay Leo Salonga. Refugees. Yung Boat People, yeah. Refugees. Storya ng isang batang napunta sa Bataan. Tama. So, yun. Ngayon, binili ba sa yung rights ng Vietnam Rose ng ABS-CBN hindi, dati? Hindi naman binili. Kinuha lang yung title. Yung bago na rin yung title, pero yung yung mga footages and some footages. At saka ginawa na kasi siyang, hindi talaga yung movie, kundi nangyari kay Liz Alindogan habang ginagawa yung pelikulang yun? Yun na, bali. Ano nga ba ang nangyari sa'yo after nung ma-bankrupt yung pelikula, hindi na ituloy? Wala. Ano yung mga suffering na... Madami. Nandun nga sa movie na yon, hindi... hindi kasi namin napanood. So, sayang, oh. Pero pag meron chance, pwede nating schedule i-premiere night natin. Oh, okay. Dumating ba sa point na gusto mo na magpakamatay? No. Grabe rin.
Wala, ano lang, syempre batang producer, first timer, tapos tumatawa yung friend ko. Tapos ano... Bakit affected siya dun sa ano, tawang-tawa siya dun sa question ko? Tapos kasi, syempre pag yung bago ka lang, hindi mo pa alam ang ano... Ang in and out. So in and out ng pag-produce, syempre para sa'yo, malaking frustration yun, di ba? Tapos... Siyempre, kung ngayon na mangyari yun, hindi na, wala na, maganda nga, at least na-experience ko yung ganun, kasi... Ano ang natutunan mo dun sa... Madaming natutunan. Kailangan kang, bago ka pumasok sa mga business or kahit ano, talagang pag-aralan mo talagang 2 beses, 10 beses mong anuhin, magbigay ka ng magandang ano talaga time para... Alam mo talaga ang pinapasok mo. Isip ko nag-u-joke sa'yo na pasokin mo. Ako lang, gusto ko kasi. Napakaganda kasi nung napakaganda ng storya. Storya, yung boat people, di ba? Napakaganda noon. Para nung time na yun, ano, di ba? Mga Vietnamese kami. Ang ganda. Tsaka, syempre, alam mo naman nandun si Celsoad kasi yun nung time na yun. Kilalang-kilalang ano director. Tsaka yung mga artista ko, talagang mga batikang artista na ngayon active pa rin. Sino yung mga kontemporary mo noong araw? Medyo sexy ka rin mga araw, di ba? Nag-sexy. Ano, sexy talaga. Super sexy. Super. Super bold. Yeah. Nag-sexy. Mayroon na ang Castillo, gano'n? Hindi naman. Kasama ko lang. Mas nauna ka dun? Hindi naman. Para halos sabay. Si ano, tawang-tawa siya. Katawa ng tawa. Si ano, si na Carmi Martin ang kasama ko. Yung mga ganda-ganda style mo. Akala ko kasabay mo si Priscilla Almed. Tapos si ano, si Carmi, tapos si Ana Marie Cochelles, si Helen Petralo. Marie. Tapos yun, Dolphy's Angels kasi ako. Nag-start ako to. Yung parang karakarate. Ang tawag doon yung parang, ano, yung Charles Angels. Kami yung... Pinoy na Charles Angels, Dolphy's. So after nung depressed ka na pag ano ng pelikula, nag-asawa ka na nun? Nag-asawa na. Hanggang ngayon siya pa rin asawa ko, kaisa-isa, nag-iisa. Sa kayo nagkakilala? Showbiz din siya? No, businessman. Siya yung nag-save sa'yo? Hindi siya nag-save. Nag-save sa akin yung Panginoon tsaka ako mismo. Ayan, sa dasal. Kailangan through mag-learn dasal ka talaga from that mistake. Hindi naman mistake na masasabi, pero syempre, experience. Oo. Magpo-produce ka pa ba? Wag na, si Cataleya. Cataleya, mamaya. May producer yan si Cataleya. Wala, okay na. Ayaw mo na. I'm so happy, I'm so contented, I'm so okay. Okay, ang aabangan na lang namin ang pagbabalik mo talaga ng todo-todo. Ang pagbabalik ni Miss Alindog, ng isa-isang Alindog. Ng ikaw talaga nag-iisang Miss Liz Alindugan. Oh, yan ha. Miss Liz Alindogan. Di ba nung araw, Alindog. Sexy star, para may